and about Mommy. And nandito na si Daddy. Hope you will feel better. Bakit parang malungkot kayo? Gising ka na pala? Sorry, nagulat ka ba kayo? We thought you were still sleeping. Sorry kasi naramdaman ko lungkot niyo. May sakit kasi si Mommy. Huwag kayo mag-alala. Siguradong magiging maayos din ang lahat. Magdasal tayo at magtiwala sa Diyos. Oo nga! I hope Mommy will be fine. Just pray and trust God. You're Angelica, right? I'm 20. My ate is heaven. Oo, naaalala ko na yung skill kahit nahihilo ako. How are you now? Nahihilo pa din, pero okay naman ako. Nag-prepare kami ng food for you. We'll bring it here. Let's be friends, ha? Oo naman. Salamat sa pag-help niyo sa akin. Wow! We have a new friend! Panginoon ko at Diyos ko, tulungan niyo po ang aking asawa na may sakit. Tulungan niyo po siya na gumaling. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa aking asawa at sa aking mga anak. Panginoon, bigyan niyo nawa ng milagro ang aking asawa na gumaling. Gagawin ko po ang lahat. Magbabago po ako, Panginoon. Pagalingin niyo lang po ang aking asawa na may sakit. Panginoon ko, tulungan niyo po ang aking asawa. Di pa ba kayo uuwi? Natatakot po pa rin kami kay tatay. Kamusta na kaya siya? Kumain na ba si itay? Di naman tayo hinahanap. Saan naman masama ang pakiramdam? Alam ko nalulungkot din siya. Walang ama ang hindi hahanapin ang nawawalang anak niya tulad ng ama natin sa langit. Tama ka dyan, ang galing mo talaga. Ikaw pala, Ate Celestia. Salamat sa pagbigay mo ng pagkain sa amin palagi. Walang anaman, sabi ko sa inyo, magpasalamat kayo sa Diyos sa pagbigay niya sa atin ng ating pangangailangan. Tama, ginagamit niya tayo upang magtulungan ng isa't isa. Ang babait niya talaga! Nambola ka na naman! Samahan niya na lang ako sa mga iba nating kasamaan para maglaro at may bago akong ituturo. Sige, para di na tayo malangkot. Nandyan na si teacher! Alis muna ako, ha? Bakit? Saan ka pupunta? Aalis lang ako. Babalik lang ako agad. Promise! Saan kaya pupunta yun? Ate, okay ka lang? Oo naman, tara na. Magsinota kaya! Mawala na kayong silbi! Lumayas kayo! Huwag na kayo magsibalik, mga anak! Kamusta na po kayo? Nakainom na naman po kayo! Sino ka? Bigla kayo ng sinusulpot eh! Pahinga po muna kayo. Namimiss na po kayo ng mga anak nyo. Mga anak! Opo. Kain na tayo, Tay. Tay, okay ka ba? Tay, masakit ba dito, Tay? Tay, okay ka ba? Kakain niyo pa lang. Nakaupo na naman kayo. We are thinking what to play po. Angelica is not feeling better. Okay po ako. Wala namang masakit sa akin.
Sige, ganito na lang. May bibili na ako sa labas. Gusto niyo bang sumama? Yes, po! Sige, para mainitan din kayo at magandang exercise din ang walking. Lalo ka na, Angelica, ang tagal mo nagstay ng bahay. Habang nag-aantay tayo sa update ng barangay, aliw-aliwin mo rin ang sarili mo, ha? Let's go, Auntie! O, syete na. Halina kayo. Magandang araw sa inyong lahat. Tara na't pag-usapan natin tungkol sa pag-asa. Alam niyo ba, kahit tayong mga bata, hindi tayo papabayaan ng Diyos sa anumang pagsubok? Talaga po. Yan din ang sabi ng lola ko. Naniniwala ako dyan. Tama kayong lahat. Sabi sa isang kwento sa Bible, sabi ni Jesus sa mga tao, "Pabayaan niyo ang mga bata na lumapit sa akin, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit." Mahal ang Diyos ang mga bata tulad natin. Kaya't kahit tayo maliit, importanteng-important tayo sa Kanyang mata. Gusto ng Diyos na maging masaya tayo at palaging may pag-asa. Kaya pala, parang kinakausap ako ng Diyos kapag lagi akong nagdadasal. Tama ka, palagi tayo naririnig ng Diyos kapag nagdarasal tayo. Ng Kanyang pag-ibig. Kahit sa simpleng bagay, nararamdaman natin ng Kanyang pagmamahal. Oo, at kahit may mga pagsubok, tandaan natin na palagi natin siyang kasama sa mga paglakbay natin. Sigurado akong magiging mas magaan ang loob natin pag lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Oo nga, mas magiging malakas tayo at maghingi ng panubay sa bawat araw natin. Tamang-tama, Lumina, magpasalamat tayo sa Kanya at magtiwala sa Kanyang plano. Salamat po sa araw, Ate Celestia. Sana'y magpatuloy tayo magsama-sama para sa Diyos. Oo, Loisa, isang masiglang pagdadasal sa bawat isa at sa ating pamilya. Pasensya na at medyo natagalan. Napakaganda ng aral na ito, Celestia. Gusto ko sana ibahagi ang aking patotoo. Mga kaibigan, napakalaking biyaya ang pagiging malapit sa Diyos. Noong ako'y maliit pa, nadama ko na parati akong kinakausap ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Ate Celestia, sa bawat pagising ko sa umaga, nararamdaman ko ang Kanyang pagmamahal na nagbigay sa akin ng lakas. Dumaranas tayo ng pagsubok tulad ng sakit o mabigat na problema. Pero ang mahalaga ay lagi tayo may kasama sa paglakbay na ito, si Jesus! Salamat, Aurora, sa pagbabahagi mo! Ano kaya ang ginagawa ng mga bata sa kalsadang ito? Parang may masayang nangyayari. What are they doing? They like in the church. Tama kayo. Tara, makinig tayo. Walang anuman, Celestia. Tandaan natin na ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga buhay. Kahit sa simpleng bagay lamang. Ito na yan. Minsan, sa mga simpleng pagmumuni-muni sa Kanyang salita, makakakita tayo ng mga sagot sa ating mga tanong. Tama ang iyong sinabi. Maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili? Ako si Angelica. Napadaan lamang kami nang makita namin kayo. Kasama ko si Tita Isa at ang aking mga kaibigan na sina Heaven at Serenity. Pasensya na kayo kung bigla ako pumasok sa usapan. Nais ko lang ibahagi ang nararamdaman ko at nagpapatotoo na tama ang inyong mga sinasabi na nagbibigay aral at inspirasyon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagbabahagi. Baka hanapin na kayo sa mga bahay nyo. Paalam at palagi magdadasal. Napakaganda ng mga ginagawa nyo dito. Napakaganda ng mga itinuturo mo sa mga kaibigan mo. Hindi ko akalain ganito sila kaaktibo sa mga ganitong bagay. Maraming salamat sa pagpapakita ng iyong suporta. Sobrang nakaka-inspire ang iyong mga kwento. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong misyon na ipalaganap ang pag-asa at ang pagmamahal sa atin ng Diyos.
Ako nga pala si Tita Iza. Ito nga pala si Heaven at si Serenity, mga pamangkin ko. At si Angelica. Sobrang napapahanga niyo ako dito sa mga ginagawa niyo sa kalsada. Maraming salamat, Tita Iza. Ang saya po makilala ko po kayong lahat. Sana maging inspiration din sila. Napakagaling mo, Angelica! Salamat! Asahan niyo po ang aming suporta sa inyong bisyon. Hanggang sa muli! Hanggang sa susunod nating pagkikita, gabayan sana kayo ng Diyos. Mga anak ko, saan kayo? Kasama yung anak ko! Saan kayo, mga anak ko? Saan kayo? Like ko, like mo, always like ka. Like, welcome everyone to Like Ko, Like Mo, Always Like Ka, the show where every story matters, where every journey is celebrated. Together, we'll uncover the extraordinary stories of everyday heroes, of those who dare to dream and strive to make a difference. Join me as we journey through the highs and lows, the laughter and tears of those who inspire us with their resilience and passion. Together, we'll bridge the gaps, force our connection, and find inspiration in the story of others. So tune in every Saturday at 4:30 p.m. and let's celebrate the strength and success found in the lives of those who make a difference in their own unique ways. Hey, sack me, hey, tidy, get the kiss.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Derek Rubs. Narito tayo ngayon sa isang special na episode ng Movietone. Kasama ngayong araw ang isang mausay na artista ng indie film, recording artist at pagmumodelo, si Jerome Batino. Welcome, Jerome! Maraming salamat po, Derek Rubs, sa warm welcome na yan. Gusto ko pong batiin ang mga tao na nanonood sa Channel 13 IBC. Especially sa Movietone at kay Ma'am Luz from Hong Kong ang aking producer. At ako po pala si Jerome Batino, ang ambassador ng Angel QC Entertainment Production. Nagsimula ka sa Angelon bilang isang pagmamodelo. Pwede mo ba ibahagi sa ating mga nanonood ng Movietone? Yes, nagsimula po ako sa pagiging modelo. It all started when I was in elementary school. I have this classmates of mine na naghahanap ng kapartner sa pagmamodel. And that's where I met Ma'am Luz the first time. I was 11 years old at the time. At yun, ilang years po ako nagstay sa pagiging modelo. At yun na rin po yung nagbigay sa akin ng opportunity para makapasok sa iba't ibang larangan. Tulad na rin po ng industry sa indie film. As indie film, ano na ba yung mga nagawa mong proyekto o project na naganapan? Actually, nung bago pa lang po ako sa industry ng indie film, medyo nagulat din po ako dahil sa mga project na pinabibigay sa akin, lalo na yung pinakaunang project ko po, which is Chinelas, entitled Chinelas. Yun po yung first indie film movie ko. It was 1 hour. And nagulat po ako dahil ang laki po ng role na binigay kagad sa akin. Expecting na first time ko pa lang po sa larangan na yun. And ako pa po yung bida doon. And nasundan naman po ng iba't ibang movie pa yung Chinelas, like meron po akong indie film na Celia, horror po siya. And my last indie film movie was Romance, and ako po ulit yung bida. It was entitled Young Love. Shinot po siya sa Antipolo way back in 2019. Eh, wala ka bang nagawa na sumali na sa mga short film festival? Sinali yan, iba't ibang production po. As far as I remember po, sir, ang nasulian ko pong production dati is ang pinakauna ko ay Star Builder by Coach Oni Luna. Siya po yung nag-coach sa akin dati sa pagiging actor. At ang pangalawa po ay Duet. Connection po siya sa Viva. And ayun din po yung nagbigay sa akin ng opportunity para maging recording artist. And last ko pong nasulian na production sa indie film is Shepherd's House by Brother Ramon Gabriel. Dahil nasambit mo na bilang pumasok ka na rin sa pag-music o pag-recording, ano naman mga nagawa mo dun? Well, dahil nga po dun sa pagiging indie film actor ko, nagkaroon po kami ng connections at dun po ako napunta. Nabigyan ng opportunity para maging recording artist. Well, it all started in Rockman Studio by Coach Ray Pineda sa Pasig po yun. Doon po ako nagsimula sa pagiging recording artist. Doon po ako nag-voice lesson. Doon din po ako nag-record ng mga cover songs ko. Ayun, as the years passed by, nalipat po ako sa Viva Records. And doon po ako nagsimulang mag-record ng original single ko, which is entitled Paasa. It was composed by Miss Sabian Mendoza and recorded in Viva Mesa. And ang first song ko pala sa Rockman ay entitled I'm Coming Home. Lahat po yan nasa YouTube ko kung gusto niyo pong mapakinggan. And my last song is Hindi Kita Iiwan, composed by RB Bandiola. Ayan, napakaganda mga nagawa mo. Pero paano mo nakamit ang tagumpag sa larangan ito? Well, there's a mindset na nilagay ko po sa sarili ko nung nagsisimula pa lang talaga ako, which is ang pinaka-importante talaga is patience, kasi hindi po madaling proseso yung pagiging modelo, indie film actor, hanggang sa napunta sa pagiging recording artist. Hindi po madaling proseso yan. Mahabang taon po ang kinuha. Parang kalahati na po ng age ko ang kinuha sa para lang makamit ko po yung mga title na ganyan. Disiplina rin po sa sarili and time management. At syempre dapat ini-enjoy ko rin po yung mga ginagawa ko. Sino-sino naman ang mga taong naging inspirasyon mo sa iyong paglalakbay? Well, ang pinakaunang inspirasyon ko talaga ay si God. Kasi si God po yung nandyan para sa akin sa tuwing nahirapan ako. Sa lahat ng oras nandyan po siya. At syempre ang aking mga magulang, si Mami Agnes and kay Daddy. Nandyan din po sila para gabayan ako sa mga pagkakamali ko at mga success sa buhay. Nandiyan din po sila palagi. At syempre kay Ma'am Luz din po.
wala pong lahat ng ito hindi dahil sa kanya. Ano ba yung mga future plans mo? Well, ang plano ko po sa ngayon is i-pursue muna yung music career ko kasi hindi lang po ako nag-enjoy dahil mahal na mahal ko pong music. Pakikinig pa lang ng music, nag-enjoy na ako. At gusto ko, plano ko rin pong maglabas pa ng mga original singles ng mga kanta. At besides doon, gusto ko rin pong maging piloto someday. May mga nais ka bang i-promote sa ating mga viewers? Well, gusto ko pong i-promote yung mga social medias ko like YouTube and FB page. You can search Jerome Batino and dalabas po yung kagad. And I would also like to promote Rafi Helyang Masterpiece for this nice suit that I'm wearing. He designed it himself. At abangan nyo rin po ako sa 6th Southeast Asian Achievement Award na gaganapin po sa Bacolod City. See you there, guys! Ayan, maraming salamat, Jerome, sa pagbibigay mong oras na makapag-guest ka sa Movietone. At sa lahat ng aming mga televiewers, ako po si Derek Rudds ng Movietone. Lagi nyo lang po subaybayan ang aming show sa Visit Art and Talents Academy.